darating ang katawan ni Kristo. Dahil sa Bible, tinuturo sa lahat ng sulat ni Pablo, Jesus is the head of the church, and the church is his body. Ephesians 6:10. Wives, submit to your husband because they are the head, like Jesus Christ, the head of the church. This is his body. So, number one, we are the body of Christ. Sabi ito sa verse 27, you are the body of Christ and individually members of it. Bagamat buo tayo, katawan ni Kristo, pero isa-isang personalidad, iba-iba tayong magkatao, iba-iba background, iba-iba gifts, iba-iba talents, so and so forth. Sabi din sa Ephesians 1:22-23, he, si God, then the Father, put all things under his feet, Jesus, God the Son, and gave him as head over all things to the church. Si Jesus Christ ang head ng buong creation, buong universe. Siya yung head, at siya rin yung head ng church, which is his body. Ngayon yung body of Christ, may tinatawag na universal, meron din national, and then local, straight to later. This is his body, the fullness of him who heals all in all. Pero ang ganda ni Ephesians, pag naiintindihan niyo kung sino tayo ni Christ, lalo kayong mamamangha. Sabi dito, dito lang sa simple verse na to, si Jesus Christ yung head, hindi lang ng church, kundi ng buong creation ni Lord. At sino yung body? Tayo. Okay? He put all things under his kaninong feet. Teka, siya yung head, paano siya ng feet? Usapan dito, may pwede pa Diyos. May paaba Diyos. May pa eh, may tuhod din. You know? Okay, nalakuhan ko yan. Si Jesus ang head, tayo yung body, tayo rin yung feet. Pero consider tayo yung feet ni Jesus kasi connected tayo. Kaya si God, si Jesus at tayo, connected. He is seated in heaven, in the heavenly places, but still He is connected on earth because of us. So He put everything under His feet. Yung feet na yun, tayo yun. Dugtong tayo kay Jesus. So ibig sabihin, kung lahat ng bagay sa universe, under ni Jesus, under ni natin. Hello? Walang bagay na hindi sakop ni Jesus. At dahil tayo konektado kay Jesus, parang vine branches lang, kung ano siya, ganun din tayo, lahat is under our feet. At ang sabi dito, the fullness of Him who fills all in all. Yung church, siya yung pumupuno sa lahat ng bagay sa buong universe. Okay? The church. Tayo, kaya nga ang church, palaki ng palaki ng palaki. Amen? So sabi mo sa katabi mo, body of Christ tayo. Katawan tayo ni Kristo. And then, bakit body of Christ, hindi body of Jesus? Naturo ko na ito dati, Jesus is the body of Christ. Kaya we are not the body of Jesus because Jesus is human, Christ is God. And God became human. John 1:14. In the beginning God, John 1:1. In the beginning God, the Word was with God, the Word was God, in the beginning God. Okay? Jesus. And the Word became flesh and dwelt among us. Became human. So yung Christ na to, the Spirit, God na Spirit, naging tao sa katauhan, katawan ni Jesus. Jesus is the body. Christ is the Spirit. Nung umakyat si Jesus sa langit, kailangan uli niya ng body sa lupa at ikaw yung templo niya. Tayo templo niya. Kaya lahat tayo, body of Christ. Hindi body of Jesus kasi yung Jesus, body na yun. Kaya nung wala na yung Jesus, umakyat na sa langit, kailangan niya uli ng body at yung body na yun, tayo na. Maliwanan po ba? Okay? Sasabihin mo, ikaw ngayon dito sa lupa. Kung siya yung Christ dito sa lupa, tayo naman yung maliliit, Christian. Sa lupa. Maliliit Christ. So we are the body of Christ. Okay? One body, many members. Verse 12, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body. So it is with Christ.
Ang katawan ni Kristo, yung isa lang, buong mundo, buong universe, buong Pilipinas, isa lang yan. Pero iba't iba ang bahagi. So I will start with universal. Ang Christianity sa buong mundo ay 2.5 billion estimate. Okay, kung meron tayong mga 6 to 8 billion people, one-third doon is Christians. Consider, they call themselves Christians. And still, Christianity is the largest religious group in the world. Sinusunod ng Islam, Hinduism, Buddhism, at marami pang iba. Dami pong religion sa buong daigdig. Now, this Christianity, they call it religion, nahati sa tatlong branches noong unang panahon. Okay? Nung dumating si Jesus, there is no religion na tinayo. May religion siyang kinagisnan. Ang tawag, Judaism. At yung kinalaban niya, pati nga yung pagpapagaling ng Sabado, yung pagtulong sa mga nangangailangan ng Sabado, kasi ang higpit ng Judaism sa Sabat. Mag-Sabat, walang gagawin. Nung nasa Israel kami, dalawang Sabado pa kami inabot doon. Sa Israel, pag-Sabado, pati mga driver pahinga. Walang babiyahin sa sasakyan pag-Sabado. Kaya nga noong Sabado na yun, na nag-iigot kami, ang driver namin Muslim, sila lang ginakapada. And the rest of the Jew, naglalakad sila, kasama yung buong pamilya nila, mga maliliit na bata, naglalakad sa kasada, walang magdadrive. Kaya lang sana, wala rin ang sakit. Trabaho din yun. Kaya lang, yun yung ganung sector nila yun. So, yun yung kinalaman ni Jesus, actually. Kinalaman niya yun, nandiyan ka lang. Wala yan sa Bible, yung mga tinuturo, yung gawa-gawa lang yan ang tao. Okay, ang sabi doon sa Sabat, nagpahinga ang Diyos, nagpahinga ka sa trabaho mo, pero hindi sa paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti tuloy, kahit araw na pamamaya. Okay? So, yun yung religion na dinatay ni Jesus. Then, nagtayo siya ng Christianity. Christianity is not religion. It is a relationship with God. Kami nakita ni Jesus, nung tinawag na ang Diyos na Abba, ganito kayo magdasal, sabi niya, Ama namin, sa Hebrew is Abba, or Daddy, shock lahat ng mga Pharisees, shock lahat ng Hudyo, ha? Yung God na yan, tingnan nila mamangit yung pangalan, pag nagpasalay ng mga Hebrew books, G dash, wala na kasunod, hindi pwede pagitin yung banal na pangalan ng Diyos. Kaya nga, nasala yung iba, up there, someone up there. Diba? Pag nandito, sa Pilipinas, pag may ano, hindi mo nakakalimot tumawag sa taas. Sino na sa taas? Sino yun? Butike? Ako? Manananggal? Taas. First time in the history of human being na mayroong tumawag sa Diyos na Daddy. That's Jesus Christ. In-introduce niya ako. So Christianity is about relationship with God. Okay? And then, tinuloy-tuloy niya yun, galit na galit sana yung mga pare, pinapatay siya. Then, ang Christianity na prosper, kumalat sa Roman Empire for 300 years. Kumalat. Pinapatay sila, pero kumalat sila. Sinusunod ng buhay, pinapakay sa mga leon, nilakaligula, nilaliro. Alam niyo yung mirror bird dati sa computer, pag nag-overd ka ng CD, mirror bird, galing yun doon sa Rome. Sinunog niya yung old city of Rome, pinagmitanan niya mga Christians. At dahil doon, maraming Christian ang pinagpapatay. Massacre. So, 333 AD, dumating si Constantine. At yung nanay niya, pinag-Christian Christianity. Pati siya. And then that time, yung Christianity nagkaroon ng kalayaan. Hindi na pinapatay. Ang nangyari ngayon, parang bumawi yung mga iba, nag-Christianize, yung mga hindi Kristiyano ngayon ang pinipersecute na. Dito, nagsimula ang Roman Catholicism. Yung binanapin ni Jesus na religion, ginawa niyong relasyon, bumalik ulit sa religion. Nawala na naman yung relasyon. So, itong Christianity na to, divided by into three, Roman Catholic, Orthodox, and Protestant group. Yung Orthodox, ang kaibahan ng Orthodox sa Catholic. Ang Catholic may mga rebulto. Alam nyo naman yan, galing tayo lang, di ba? Chok, bato, hanso, o ano. Ang
Orthodox, bawal sa kanila yun. Ang tawag nila doon, images revolto. Thou shalt not make any graven images. Yan yung unang utos sa Exodus 20. Pero, itong Orthodox, sabi nila, we need to connect with God. Ang ginawa nila, drawing. Ang tawag nila, icon. Drawing, inuhit sa bato, inuhit sa mga brass. Yun yung pinuntahan ng mga kasama namin sa Israel. Pagpasok namin doon, ay, ako, akala naman ng mga Catholic na kasama namin, Catholic yun, hindi Orthodox yun. Sa kanila, walang kaiba, yung inugit, saka inanyuan, walang kaiba sa kanila. Pero, alam namin to. So, Orthodox, nag-flourish ito sa Turkey. Yung pinapakita mo lang yung simbahan doon, yun yung pinapakita katedral sa Bukit, di, na sinamit ang Ottoman Empire, naging mosque na yun. Dito, naglaganap ang Orthodox ang nasama siya. Ang Christianity na divided into two, Roman Catholic, Eastern and Western religion, Orthodox. Pero, nung dumating si Martin Luther sa pare, nakita niya yung paghihirap ng mga namatay at inanay niya na nakatilad yung mata. Pero, araw-araw naman nag-rosaryo, tapos nalagay simbahan. Naguluhan siya pa ganito, tapos pumasok siya sa kumbento para malaman kung ano talaga yung daan ng kaligtasan na nag-aaral siya. Pero alam niya niya. Until one time, napusan niya yung Bible, nabasa niya yung John, yung Book of Romans, the just shall live by faith, talaga sa kapag. Sabi niya, the just shall live by faith, parang umangat sa libro. Binasa niya lang, binasa yung Bible, patalo. Nakatalo po kasi bawal. Doon nalaman niya yung kamalina. Ang pinaglaban ni Martin Luther, kailangan basahin ng lahat ng tao ang Bible. Na ang kaligtasan ay krasya at pananampalataya lamang. Na walang daan papunta ang langit kundi si Jesus. Sola scriptura, Bible lang ang dapat. Sinusunod kaligtasan kay Jesus lamang. Ito yung pinaglaban niya. Kaya nagkaroon ng Protestant. Then, mula ng Protestant na ito, kumalat yung iba't ibang denominasyon. Assemblies of God, Presbyterian, Episcopalian, Anglican, at marami pang iba. Okay, Methodist. Tapos mga non-denominational. So pag sinabing body, many members, meron pong 41,000 denominations sa buong Greek. Pag sinabing denomination, mga grupo to. Mga churches, na may churches pa. So ganito karami. Tapos meron 28 million non-denominational Christians. Ibig sabihin, ito yung mga Christian na independently tumayo. Okay? At dumami. Karamihan, many churches pa. So pag sinabi ko, one body, many members, meron pong tatlong kategorya yan. Universal body of Christ, lahat ng totoong born again sa buong daigdig. Kasama dito sa body na to. Pangalawa, yung national body, yung lahat ng Christian Church of Pilipinas, na totoo born again, national body yan. Nagkakaisa yan pag may mga issue at may kailangan tayong labanan. Okay? And then, the local body of Christ. Lahat ng true born again Christian sa bawat local churches kasama na doon yung niya. So, born again is not religion. It is relationship with God. Kaya nga, sabi nga nananakamuli, pag pinanganak, anong napasukan mo? Pamilya o reliyon? Nung pinanganak yung mga anak niyo, pag silon ba niya, may religion siya? O may pamilya siya? Welcome to the religion. Ha? Huh? Welcome to the family? Kaya na ibig sabihin ng born again, dati kang merong religion. Tinanggap mo si Jesus Christ ngayon, pinanganak ka muli. Ang napasukan mo, relasyon. John 1:12, lahat ng tumanggap kay Jesus, naging anak ng Diyos. Kaya nga, pwede ka na magdasal, ama namin. Dati, dasal ka ng dasal ng ama namin, napapakamot ng Diyos. Ikaw ka, may buto. Eh, sumay, anak mo daw. Eh, ngayon, pag tinanong mo si Jesus, may relasyon ka sa ama, pwede ka lang magdasal ng ama namin. Yes. Amen ba? Yes. So, kung ikaw ay born again, nandito ka sa Juhia Pasinag ngayon, part ka ng local church, local body, part ka rin ng national, part ka rin ng universal. Yung word na universal, doon galing yung salitang Catholic. Catholic means universal. Eh pag tinanong tayo, ayoko lumipat, Catholic ako. Eh, Catholic din naman kami. Ha? Patawag ko na rin, baka lang kung isang tayo. Catholic means universal.
buong mundo. Ang born again, buong mundo. Hindi alam mo man. Ang base natin, Jerusalem, the land of Jesus. Amen. So, ano ba talaga kayo? Catholic ba ako? Alam ko na sa atin. Protestantin eh. Eh, ano ba talaga? Iglesia lang ang Kristo. Totoo, iglesia din namin ang Kristo. Kulo nyo. Lahat kami, para sa lahat. All for one, one for all. Anong gusto mo? Bahala ka. Basta kami, tinuturo namin, Bible lang. Si Jesus lang, ang tagapagligtas. Hindi religion ang tagapagligtas. Kaya kahit ano mga religion meron ka, kaya maliligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Kasi ang problema ng mundo, nag-aaway sa pangalan, hindi pangalan ang mahalaga. Ang mahalaga, yung pangalan ng tagapagligtas at mga relasyon mo sa Kanya. Hindi, tama yung pangalan namin. Ayan si J.W. Hindi ka tama yung pangalan mo, kaso mali ginagawa niyo eh. Tama yung pangalan niyo, pero mali doktrina niyo. Imagine mo, nag-medyo kayo sa minor, may faith by Jesus, gusto naman. Maliligtas ka kung meron wala. Maliligtas pa kayo pag nalaman niyo meron o wala, may tuhod ba Diyos? Maliligtas ka ba doon? Kung nalaman mo may tuhod? Saan pa naman ang buburin eh? We are local body Christ. Totoo Kristiyano. Totoo Kristiyano hindi nakabase sa relihiyon. Ang totoo Kristiyano nakabase sa relasyon sa Diyos. Na tinugtong ni Jesus sa relasyon na yun, na lahat ng tumulong kay Jesus nagiging anak ng Diyos dyan mga ka. Christianity is not religion. It is a relationship with God. Through Jesus Christ. And the relationship that you will maintain by reading the Bible and obeying Him by the help of the Holy Spirit leading inside us. This is Christianity, not religion. Every member has a different ministry in the local body. Now let's talk about the local body. Tayo na. Verse 4 to 6. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of service, varieties of gifts, varieties of services, but the same Lord. There are varieties of activities, iba-iba yung ginagawa, the same God, who empowers them all in everyone. Take note, na nabibigay sa atin ang empowerment si Lord, si God. Hindi dahil malakas ka at magaling ka, kaya ka nandito nagsiserve. Galing kay Lord dyan, pahiram lang sa atin. Remember the parable of the talent, binigay na, pinahiram na, hindi yan sa'yo. Kailangan natin gamitin. So God gave you gifts and talents for you to serve Him in this local church. Sabi mo sa katabi mo, binigay ka ng talent ng mga kakailan para gamitin mo dito. Okay? At ang pag-upo hindi yan talent. Kaya ng bata yan. Kaya rin ng manok yan, ng pusa at ng mga aso. Okay? So you don't have to be gifted to see. You need to do something. Every part of the body is important. Verse 16 to 18. And if the ear should say, because I'm not an eye, kung sasabihin ng tenga, kasi hindi naman ako mata, hindi ako kasali dyan. May inferiority, may superiority sa church. Pero ang sabi nga dito ni Paul, hindi dapat ganun. Pag sinabi mo, wala akong kakayanan. Kung yung mga manong may kakayanan eh. Yung butikik may kakayanan magpuli kay Lord pag malapit ng lumubog yung araw. At pag sikat ng araw, manong nagpupuli kay Lord. Ikaw walang kakayanan. You are insulting God who created you in His image. And you're telling God your word is wrong na lahat may talent kahit man lang isa. Pag sinabi mo wala alam gawin, alam mo, parang kung sinabi na lang din kay Lord, kunin mo na ako lang silbi sa mundo nito. Amen? Sabi mo sa tabi mo, may silbi ka. Alamin mo lang. So, the eye cannot say, the ear cannot say, I don't belong to the body. That would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, imagine mo, katawan mo, panay mata. Isa kang linya. Di ba? Parang ang ano eh, yung tirahan ni SpongeBob. Si SpongeBob na nakatira. Di ba? Kung lahat mata, where should be the sense of hearing if the whole body were an ear? Imagine mo lang, tenga. Grabe. Where would be the sense of smell
But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as it chooses. Ito na, sinasabi ko, si Lord ang namimili kung saan ka dapat ilagay. Hindi yung pati gender mo, binoproblema mo eh. Dalawa lang yan. Pag may lawit na laki, pag wala babae. Pag di ka sure, marap ka salamin. Magubad ka dun. So patunayan mo, may lalaki ka sa harap na salamin. Huwag mo lang ipilit yung gusto mo. Si Lord ang namili, hindi nagkakamali ang Diyos. Amen. Sabi dito, i-choose, Lord ang namili. Imagine nyo ito, napagod ka na yung mata mo nandito. Sige, pagbigyan natin yung pinaglalaban ng mundo na pwedeng mamili ng nakasarihan pag sinilang. Uy, pwede mo itong palitan. Hindi nga lang, no? Sige, pati parts ng body palitan natin. Napagod ka na yung mata mo dito, dito mo kaya rin. Sige, pagod ka na dito eh. Napapagod na yung mata ko, masyado lang halirapan sa lugar na ito. Lagay ko naman dito sa ulo ko. Ha? Kaya nga may mga shit sa ulo, di ba? Nakalagay nyo. Kasi nasisilaw. Let's see. Ang mata ko dito nakalagay. Ano mangyayari? Every week, nagpapagubit ka. Di ba? Kasi hindi ka makakita. So, lagi mong inubuntin yan. May butas dito. Hindi sa gitna, ha? Dito, dalawa. Tapos pag nagbasa ka ng libro, nabagal mo na. Pili mo na. Diba? Imagine ninyo, yung tenga niyo ilagay sa skin. Dito. Saan nga yung nakalagay ang headset? Usap kayo. Abnormal, di ba? Alam mo kahit ang itsura ng ilong mo, mata mo, tenga mo, nilagay ni Lord yan, tama yan. Tama yan. Pag pinakialaman mo yan, gumulo mundo. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos at pinakialaman ng tao, gumugulo. Ibigay problema sa paligid. Tanggapin mo lang kung ano meron tayo. Kung pwede pagandahin, pagandahin mo. Amen? So, tama ang pagkakalagay ni Lord sa bahagi ng katawan natin. Imagine mo, yung buong mo dito mahaba, pero dito hindi. Try mo lang. Mahaba dito, dito, mahaba, pero dito hindi, umigli. Ay, tsura! Nakatilintas! Imagine mo yun! Sabi mo sa katabi mo, tama ang ginawa ni Lord sa'yo. Pakialaman. Okay na yun. Okay na yan. Okay? So, mahalaga tayo, Lord, ano man yung kinalalagyan, ano man tayo, saan man tayo nagmula. Importante tayo, Lord, sa body. Kaya huwag ka naman pa-importante. Kanina pa pa-importante, yung pinipilit pa. Di ayaw mo mag-volunteer. Alam mo naman may talent ka, magaling ka dito, pero ayaw mo, pipilitin ka pa pa-importante. Sa isa yan, nag-volunteer. Sabi niya, here I am, Lord, send me. Kaya naman pa-importante. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka naman pa-importante. Importante ka na. No competition, but cooperation and submission. Verse 21 to 23. The eye cannot say to the hand, I have no need of you. Hindi kita kailangan. Kaya ko to. Mas magaling ako sa iyo. Hindi kita kailangan. Nor can the hand to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty. Hindi pwede yung sasabihin mo, magaling ako, mas magaling ang multimedia sa music ministry. Oo. Sasabihin ng multimedia, pag hindi kami magaling, tatanggalan namin kayo ng PowerPoint. No? Mas magaling yung music ministry kasi nasa stage kami, kaysa sa ushering. Eh, kung gawin ang ushering, parangin lahat ng membro papasok para walang takantahan yung mga music niya. Gets nyo? Eh, nangyari dito eh. Hindi ko alam kung hindi niya alam to, kabubuhan. Pagkalit siya doon sa mic, pinatanggalan ng sound. Buti na lang wala na dito. Alam niyo yung mga hindi matino, hindi tumatagal dito eh. Pag dito may nawala, dalawa lang yan. Ang sobrang backslide ko, hindi talaga matino, tinanggal ni Lord.
Eh, huwag kayo magtaka. Bakit wala na sila? Hindi matino yan. Bawal dito, hindi matino. Kasi dito, pinapasok ni Lord lahat ng hindi matino, inaayos. Pero paglipas ng maraming tao, hindi nag-aayos, tinatanggal ni Lord. Matino ka ba? Dahil hindi mo lang kurso natin yung tumutugtog, tatanggalin mo ng sala. Matino ka nun? Nasa katinoan yung ganun? Kaya sabi dito, nakikipagpaligsahan sa ibang ministry. Pag nakipagpaligsahan ka sa kapwa ministry mo, talo. Every ministry are comparable to one another. Nagtutulungan. Kaya sabi ko, on the contrary, yung mga parts ng body natin na seems weaker, na seems walang silbi, yung pa binibigyan natin ng karangalan. Sino dito nasubukan nyo na magpapending nyo ng mukha? Kaya, manig ka ng mukha. Ano mas malaki? Mukha o mo? Mukha, di ba? Kitang-kita. Eh, ba't alam manig yung pwede kong sumpa? Sa buko meron, pati sa paha. Tapos may medya sa lupa, tapos nakasapatos ka pa. Ako, nagpapapos pa ako, nagpapalagay ako ng colorless pa ako. Tapos, sa patusan ko, nakikita ba? Hindi! For what? Bakit? Oo, oh, nagpapulutin ng kinay, di ba? Di ba? Kinay slide. Di ba? Kinay slide. Oo, oh, di ba? At, kinay pa, buti ba ta? Sorry na. Hindi mas pinagawa yan. Di ba? Yung maliliit na parts ng body mo, binibigyan mo pagpapahalaga. Di ba? Pero wala kang pinamanig yun na hindi o kaya atay. Wala! So sabi dito, kung sino may maliit na bahagi, binibigyan natin attention. Ganun din sa church. May mga weak, may mga strong. Pero, kay Lord, kahit ano pa yung makayanan niyan, pareha-parehas yan tayo kay Lord. Amen? Nagkakaiba lang tayo. Kunyari, kagaya dito, sabi nung I don't need you. Kunyari, meron dito, nagpagamit ka na kay Lord, kaso sobrang galing mo talaga. Alalay na ni Lord. Now, yung yan, dami mong talent, siguro may position ka sa trabaho nyo, tapos feeling mo, boss ka dito. Now, tapos yung leader mo sa ministry, kung ang ministry, ayaw mo magpasakot kasi magaling ka. Sabi nga dito, you are the eye, I don't need anyone, I can do it. Ang kailangan dito is cooperation. Para magtagumpay sa church, sa body of Christ, cooperation and submission. Para sa pagkakasawa lang. Tama si Mrs., tama si Mr. Hindi nyo yung nagkasundo sa isang topic. Sino masusunod? Hello, Mrs. Salita kayo mga Mrs. Sino masusunod? Hindi kayo nagkasundo sa isang pinag-uusapan. Mag-aaway na kayo. Hindi kayo nagkasundo. Anong solusyon? Anong solusyon mga Mrs.? Diba? Pag nagsubmit ka, kahit hindi mo gusto, tapos, walang gulong. Kaya lang, bininig mo eh. Inisis mo eh. Parang sa church lang. Magaling ka, miyembro ka. Bago ka kaya. Dumating ka, magaling ka. Tapos yung leader mo, hindi magaling. Ayaw mo sumunod. Kasi magaling ka. Sabi ng Hebrews 13:17, submit to the rulers, to your leaders. Ano ang ibabalance mo? Eh, magaling tong membro eh. Eh, kaso nga, hindi siya ang leader eh. Parang araw, magiging leader ka kung marunong mong mag-submit. Kung marunong mong mag-cooperate. Ngayon, as of the moment, eh, hindi ka ang leader, mag-submit ka sa leader mo, walang gulo. Pwede kang mag-suggest, pero kailangan mo mag-submit. Nagkakagulo sa pamilya, at sa ministry, pag pinilit ng hindi dapat mamilit, yung gusto niya. Kung nagsubmit na lang sana, tapos issue. Hello? Eh, katwira ng mga mister, eh, hama na si Mrs. para walang gulo. Pag tama siya, tama siya. Pag mali siya, tama pa rin, walang gulo. O, pares kayong pero pupuntahan. Mister, ang mali, mali.
Tama, tama. Kung mali si Israel sa decision niya, malalagod kay Lord yan. Come on, amazing, mag-pray. Huwag kami patalo. Huwag kami patalo. Hello? Hindi mag-aaway ang mag-asawa pag yung misis mabunong magsabi. Tikikin agad din. Ay, mga pala. Mag-pray mo na lang. Mister, para walang gulo, mag-leap. Hindi mag-submit. Mag-leap ka. Ano yun? Mag-aaway na. Mag-aaway na. So, ganda din sa ministry, paano yung leader mo hindi magaling? Mas magaling ka. Pero you need to submit. Huwag natutunan mo yan balang araw, baka ikaw naman yung bumalik dyan. Di ba? Huwag mong madali. Basta lumuhan ka sa tama mong lugar. Mag-cooperate, mag-submit. Every ministry is comparable to one another. Yung word na ginamit sa Bible nung kinasal si Adan at si Eva, and God created man, and then He created woman. Sabi niya, a comparable mate. Yung word na ginamit, hindi compatible. Kung titignan niyo sa mababaw na dictionary, yung word na comparable at compatible, parang walang diferensya. Pag kayo nag-usap, boyfriend, girlfriend, nagliligawan, na nauwingin sa other pa lang, tapos nalaman mo, yung favorite color niya, favorite mo din. Yung favorite niya, so favorite mo din. Ha? Parehas kayo yung favorite, ang tawag doon? Compatible. Okay, lahat ng paborito niya, paborito mo. Lahat ng gusto niya, gusto mo. Nag-asawa kayo ngayon. Ano tambo ng buhay niya? Lahat parehas gusto niya. Masaya yun. Hindi ko hindi ulo, wala. Hindi ko hindi usapan, hindi na kayo mag-uusap. Alam niya na yung gusto mo eh. Hindi ka natatanungin, alam niya na yung gusto mo. Kasi kung anong gusto ko, yun din gusto niya. Wala na usapan ko. Wala nang tanong to. Wala nang plano-plano. Anong plano-plano? Alam ko, gusto niya parehas kami. Duplicate kami. Anong buhay to? May buhay pa to? Walang buhay to. Boring to. Ang nilikha ni Lord na mapapakasama mo, hindi compatible kayo. Comparable kayo. Magkaiba ang compatible sa comparable. Yung compatible, lahat ng gusto niya, gusto mo rin. Ang comparable, yung gusto niya, ayaw mo. Yung meron siya, wala ka. Pag pinag-aralan niyo yung Hebrew, yung verse na yun, sa ibang mga translation, hindi comparable, suke. Suke. Ibig sabihin, ganito yung meaning. Meron siya, nawala ka. Kaya yung kulang mo, siya magpupunong. Meron ka, nawala siya, yung kulang niya, ikaw magpupunong. You're comparable to one another. Kaya huwag kayong magtatanong sa asawa niyo, bakit di tayo parehas? Ganun talaga! Hindi kinakasal ang parehas! Hindi talaga pwede. Tanda niyo ito, hindi kayo pwede mag-asawa ng paparehas niyo. Sa lahat. Magmula sa sex at sa ugali. Kadalasan, ginagawa ni Lord yung strategy opposite kami. Gusto niya paksin, gusto ko rin ito. Yes. Lahat ng gusto niya halos ayaw ko. Paano tatagal yan? Yun ang himala ng Diyos. Dahil kung kayo compatible, hindi nyo na kailangan ng Diyos. Okay na kayo eh. Boring alam. Pero dahil comparable kayo, kailangan niya Diyos. Parang ganito. Meron dalawang tao, magkaibigan. Naglalakad, magkasama sila. Ang sabi ng hindi, nakaupo pa sila. Nakaupo sila sa isang bunga. Tapos nakita nila yung bunga, ang daming bunga. Sabi ng bulag, uy, ang daming bunga. Pilay yung isa, pilay. Pilay, sabi ng pilay, uy, ang daming bunga ng bunga. Ang sarap kainin, sabi ng pilay. Kaya yung kaibigan niya, bulag. Sabi niya, ah, saan? Hindi ko makakita. Ay, wala nga eh. Sabi ng pinay, andyan ako, malaking ka sa harapan natin. Gusto mo ba kumain ng mangga? Sabi ng pinay, oo naman, utom na rin ako.
Ay, sabi nung bulak, ay, sabi nung galing, kunin mo! Eh, bulak nga, nasa nakakalakad siya? Eh, bilibin, right? Nasa doon? Dito ba? O dito ba? Dito ba? Hindi na mahanap! Bulak nga eh! Balik siya doon, sinisigawan siya, hindi, sakalan nga. Nahirapan talaga siya. Balik siya doon sa Pinay. Sabi niya, ganito gawin natin. Okay? Total, ako bulag. Ikaw, Pinay, nakakakita ka. Sa kayo din sa balikan ko. Nakakakita. Okay? So, sumakay ngayon din si Pinay, sa balikan din si Bulag. Tapos, inutusan siya. Sige, dire-dire siya lang. Dire-dire siya lang. Sige, ako din ko rin. Isang mangga sa'yo, isang mangga sa akin. Wala nang manatano, kainin mo. Nabusog silang dalawa. Narating nila yung goal, naabot nila yung purpose nila sa araw na yun dahil comparable sila sa isa't isa. Meron siya na wala ito, meron to na wala siya. Yung Pinay, merong ano? Mata. Yung Bulag, merong paka, they are comparable to one another. Hindi pinagsasama ng Diyos kadalasan. Ang tawag ba? Comparable. Ang pinagsasama niya, comparable. Kaya pag pinag-awayan niyo yung kaibahan niya, good. Good. Hindi dapat pinag-aawayan ang pagkakaiba niyo. Pinaghahalo yan sa gitna ng Diyos ang tingin. Amen? Kaya lagi nag-aaway yung mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Eh, baka si gusto mo. Pag parehas na kayo. Ito na, yung mga mister tinatanong. May focus meeting kami. Na, siyempre, kukumplit nila yung basis nila. Kasi yung basis naman nila, kinukumplit din sila doon sa kabila. Kaya sila nila rin. Tapos tatanay ko sa dulo. Ang asawa mo ba, babae? Oo, pastor. Eh, yan naman pala ganyan. Kasi pag lalaki yung asawa mo, hindi yan ganyan. Okay? Hello? Kaya mahalaga may couples. Careful. So, every ministry are comparable. Hindi kayo parehas music team, tutugtog. Kung walang hinanda ang powerhouse, wala silang sounds. Wala silang gagamitin. Tapos kung wala naman itong multimedia para makita itong mga ano na ito, PowerPoint, wala rin kwenta. So lahat ng ministry dito sa church, lahat ng talent nyo dito sa church, comparable. Kailangan ng isa't isa. Kaya walang pwedeng magmalaki. We compliment one another, we need one another. Ganun din sa mag-asawa. Ganun din sa magkakapatid. Walang magkapatid na parehas o galing. Alam niyo yan? Bakit nag-aaway magkapatid? They are not compatible because they are comparable. Kaya pag di nyo naintindihan yung comparable at compatible, away talaga eh. And submission. Hello? Hindi mo sa gabi mo, comparable tayo. Kahit hindi tayo compatible, okay lang. Pag nandiyan si Lord sa gitna, yung comparable na yun, kasi yung word na comparable, binumumpir mo eh. May comparison, magkaiba halos. Okay, pero pag nandiyan si Lord, hindi yan problema. Put the Lord in the center. Lastly, verse 24 to 26, if one ministry suffers, the whole church suffers. But God is so composed that the body, so composed the body, giving greater honor than the part that lacked it, that there may be no schism or division in the body. But that members may have the same care for one another, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Isa lang sa mga ministry nito sumablay, the whole service sumablay. Hindi lahat nakadepende kay pastor sa preaching. Pwede kong dalhin. Pwede kong kayong bulabulahin, patawanin, at kung ano-ano pa. Pero kung sumablay ang tugtugan kanina, umuogo ang microphone ko, gulo-gulo yung PowerPoint na yan, wala lahat kwenta ko. Kaya lahat dapat
Kaya bawat ministry meron silang winning. Di ba? Alam niyo yan, mga ministries? You follow that setup, that evaluation, how we win every Sunday. Kaya na hindi pwede dito kanya-kanya. Every ministry must give their maximum best so that everybody wins. Gagalingan ng powerhouse. Gagalingan ng Butay Media. Gagalingan ng ushering. Gagalingan ng greeters. Ngingiti ng todo. May mga security, walang mukha, walang gamit. Pag may nag-iwan, nasusuli. Di ba? So yung mga mother dito, safe and secure and happy and blessed. Kasi lahat ng ministry, nagagawa yung kanina.